Ngayon, eh, yan ang problema natin ngayon, eh, nalutas nila itong away na nilikha sa kamera, pero sa mga problema ng bayan, wala silang nilulutas. Dinadagdagan pa. Halimbawa, katulad yung problema natin dyan sa, ang pinakamalaking problema natin, yung ating national security na ng bansang Pilipinas. Nanganganib na ang mamamayan, ang bansang Pilipinas, dahil sa pagsalakay ng inchik dito sa ating bansa. At ang katunayan, may panibago na naman pribileyo silang ibinigay sa mga inchik. Yung makapasok ng mabilis dito. Meron na nga visa upon arrival, ginawa pang express. Fast lane daw, fast lane. Mabilis. Ha? Katumbas nung express lane. Ginawa ni Luxin. Diba? Guro, magkano kaya binigay ng incheck? Kay Luxin. O yan ang utos sa kanya ni Digong nyo. Mga kaibigan. Yun lang naman yun eh. Ay, tsaka magbibigay din yun. Kahit utos pa rin ni Digong nyo, bibigyan pa rin siya ng incheck. Diba? O, mga kaibigan. Sipin ninyo, binigyan ng panibagong lisensya ang mga incheck para mabilis na makapasok dito. Ibig sabihin no, pag express lane, kayo walang makikialam. Ha? Basta yan eh, walang question. Ha? Walang question. Pasok lang. Incheck, pasok. Ayan po. Ha? E di, dadagsa ngayon dito ang incheck. Lalong madadagdagan ang incheck. Yun ang balak nila. Punuin ang incheck itong Maynila. Itong Metro Manila. At saka yung mga lugar na nanganganib ang security ng ating bansa. Katulad yung mga shoreline natin na inuukupahan ng mga incheck. Mga kaibigan. Simo, lalaking problema niyan. Pero ang pinagkakaguluhan, yung speakership, eh sino ba yung mga hinduropot na yan? May mapapalaba tayo dyan? Wala naman eh. Ha? Yung budget, naniniwala kayo magagamit sa ano yun? Sa COVID? Ha? Eh nga lang PhilHealth oh, may nangyari na ba sa PhilHealth? Wala na, di ba? Limot nyo na. Oh. Yung pastillas, may nangyari na ba? Yung Pogo. Ha? May nangyari na ba? Wala. Mga kaibigan. Kaya ano eh. Nakapagtataka eh. Madaling malutas nila yung problema. Baka balang araw, tatawagin nilang accomplishment ito eh. Ibibigay nilang accomplishment ito kay Digong nyo. Sasabihin, ba? Ang galing na presidente niya. Bakit? Naayos niya yung gulo sa kamera. Siya nakaayos niya ni. Eh paano niya hindi maayos? Siya nagpagulo niyan. Mga kaibigan, gagamitin pang ano yan? Achievement. Mga kaibigan, oh, yung katarantaduhang yan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242, Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo, Lapid Fire. Sika Percy Lapid, bumabanat, Lapid Fire. Eh, alam nyo, ang daming nagsasabi na pagka daw hindi naaprobahan yung 2021 budget, ang mapipinsala ay yung pagtugon. Yun daw ang number one na mapipinsala. Yung pagtugon ng gobyerno
laban sa COVID. Sinangkalan yung COVID eh. Mga kaibigan eh. Gayong, kaya pala ginawang ano yan. Hanggang sa isang taon pa. Ha? Mga, alam nila kung kailan matatapos eh. Ha? Ngayon, eh, sipin ninyo, yun ang napapansin ng iba. Ano yun eh? Ewan ko ha, ako hindi ako naniniwala eh. Na kapag naaprobahan itong 2021 budget, eh magagamit nga ang pondo. Magkano lang naman yung inilaan sa kwan eh? Sa COVID eh. Meron 29 billion, di ba? Parang konti lang ang diferensya. Oh. Pati dun sa pambili naman ng mga ng bakuna at saka ng PPE. Ha? Mga PPE gagamitin. Oh, mga kaibigan, dun daw. Ako hindi ako naniniwala eh. Kasi hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag. Alam nyo kahindik-hindik ang pagkawala ng mga pondo ngayon. Ah. Walang ipinapaliwanag dito sa mga pondong ito. Sinasabi lang, hindi. Ginamit na maayos. Eh saan? Yun ba, pwede mong panghawakan yun? Ba hindi? Katunayan, ang Commission on Audit mismo, maya't maya, pumunta kayo ha, dun sa website ng Commission on Audit para magbusisi kayo. Magbusisi kayo. Tignan ninyo ang ginagawang audit ng Commission on Audit. Lahat ng kanilang ginawang pag-audit nung nakaraang taon, nakalagay yun sa website nila. Eh, halos lahat eh. Pinara ng ano eh. Ng Commission on Audit eh. Ano ibig sabihin ng pinara? Sinita. Mga kaibigan, sinisita ng COA. Halos lahat ng departamento. Hindi ba? Kamakailan yung 2.2 billion na gamot sa DOH na nalusaw lang yung gamot. Nalusaw din yung pera na 2.2 billion sapagkat yung mga gamot expired na. Oh, mga kaibigan, lahat halos ng agency, yung Bureau of Customs, ang naging deficit, ha, shortfall, ha, na hindi po naabot ng customs, ibig sabihin, yung kanilang target collection. Kasi po, taon-taon, ito mga collection agency natin, specifically ang Bureau of Customs, meron yan target collection eh. Halimbawa, para sa susunod, para sa taong ito, ano yung target collection ninyo? Magkano yung amount na makukolekta? Kasi pwede mo nang tantsahin yan eh. Di ba? Kasi meron mga regular importation eh. Di ba? May mga regular na dumadating na importation tayo eh. Dito sa Bureau of Customs. Kaya nalalaman nila kung magkano ang dapat kolektahin. Alam ba ninyo? Sa kasaysayan ito, simula nang magkaroon ng Bureau of Customs sa Pilipinas, alam naman nating lahat, ang Bureau of Customs, pinakamagnanakaw yan. Di ba? Pinaka-notorious siya sa corruption. Ha? Pagkatapos, ang si Digong nyo, galit sa corruption. Sabi niya. Di ba? Sabi niya, galit siya sa corruption. Pero sa panahon niya, nagkaroon ng pinakamalaking deficit o shortfall sa collection ng buwis sa Bureau of Customs. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos!
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, eh bakit nga naman itong mga kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, eh yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ha? Ospital, mga may-ari ng ospital, kasabuat ang PhilHealth. Isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 na ang bayad sa, ang babayaran mo, ang billing mo. Ha? Tapos, ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa'yo. Diba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth, automatic. Mga kaibigan, ang Meralco, lintik po, ang tubig. Sabi nga eh, ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada. Libre ho kami tubig dito. Wala kaming binabayaran sa tubig. Eh talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo eh. Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiari niyan eh. Lahat tayo may-ari ng tubig eh. Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay, binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad dyan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May ano yan eh, may tinatanggap yan eh. Mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Ha? Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Ha? Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Oh. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Oh. Ganun o eh. Mga ito, itong pinag-aawayan dyan sa South China Sea, langis yan eh. Gustong kamkamin niya ng incheck. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan eh. Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng incheck dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gano'ng kalaking kwarta yan. Ha? Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin eh. Galing sa gobyerno eh. Oh, dahil sa langis, mga kaibigan, isipin ninyo yan, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha doon sa Malampaya? Sino mga nakinabang sa Malampaya at makikinabang ngayon? Si Digong nyo eh. Bakit? Eh yung Dennis Uyang may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell eh. Oh. Eh itong ano, ang dami raw laman yan, yung langis na yan ha. Gustong makuha ng incheck, inukuha ng incheck. Ha? Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat eh, maginawa ang buhay ng mga Pilipino eh. Kung paano yung mga Arabo, magiginawa buhay nun eh. Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdaga na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, eh binubuhay sila ng gobyerno nila. Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Eh pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan.
si Kapersi Lapid bumabanat. Lapid Fire! Ito nga pala, di ba? Kung yun ngang airline company humihingi ng ayuda sa gobyerno natin ngayon. Isipin mo yan. Oh, yan, bibigyan niya kasi malaki yan eh. Isipin mo yan, ba't hingi ng ayuda? Oh, eh di lalong dapat tulungan yung mga mahihirap, di ba? Maliliit na negosyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang benepisyo, katulad sa Japan, di ba? Para sa lahat. Sa Amerika, para sa lahat. Eh dito, hindi. Ha? Para sa kanila, mananakaw. Magnanakaw lahat yan, ako mga kaibigan. Yun lang, papuntahin ka, kukunin yung pangalan mo. Ha? Lahat ng information mo kukunin. Hindi, tapos hindi ka natatawagan. Ha? Para daw sa ayuda yon. E di kinuha nila. Ginamit ka lang, sinensus ka para magamit ka sa pagkolekta ng mga hayop na yan, pag nanakaw na yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong ano, yung isang universidad, ito dapat ipaliwanag ito ngayon ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Kasi po, dun sa Cotabato, yung isa pong paaralan dyan ay merong kasalukuyang petisyon. Pinipetisyon po yung paaralan dahil po sa paniningil ng higit sa dapat nilang singilin. Lalo na nagbayad na ng nagtaas sila ng tuition fee. Unang-una, nagtaas ng tuition fee. Pagkatapos, lahat ng klase ng paniningil, hiwalay sa tuition fee, kinukolektahan pa yung mga estudyante. Sipin nyo, laki daw ng itinaas nito sa tuition fee. Pero hindi nakalagay dito sa petisyon kung magkano yung in-increase na nakuha na tuition. Ha? Basta sila may online petition ngayon. Hanapin ninyo yung Notre Dame of Marble University. Ito yung sakwan nito eh, sa Cotabato, kundi ako nagkakamali. Ang sabi ko dito, ito yung sulat dun sa petition. Dear Notre Dame of Marble University, as COVID-19 continues to cripple our basic societal structures, we have reached a vital crossroads that can determine many gifted young adults' futures. As of now, the students, their parents, face the problem of paying for the tuition fees for the upcoming midterm. Yan, ang mga estudyante, mga magulang, ay naharap sa malaking problema sa bayarin sa tuition para sa midterm. Marami, Anya, many have voiced out their frustration. Marami na dismaya sa pamamagitan ng social media, Twitter, Facebook. Dahil nga po sa ginawang pagtataas ng tuition fee at kung ano-anong sinisingil ngayon sa mga estudyante. Isipin ninyo, ito hindi tayo nagkamali nung simula eh. Doon sa online class, di ba? Lahat sila online, pati sila rin eh. Online ito eh. Online class ito eh. Alam ba ninyo, sinabi ko noon eh, baka pati internet kumita pa yung ano eh. Yung eskwela eh.
Kasi halimbawa, magkano bayad mo sa internet? Di ba? Ano ba? 2,000. Sige mo na, 2,000, 3,000 naman. Kung maganda yung servisyo ng internet mo, naka-wifi kay lahat doon. Oh. Ngayon, kukolektahan mo ngayon ang tigma magkano yung estudyante. Sana kung purpose mo, kolekta. Wala, hindi mo rin pwedeng kolektahin yun dahil eskwela dapat magbayad nun eh. Dahil sa inyo yun, kayo gagamit nun eh. Di ba? Pero hindi pa ho yun ha. Hindi lamang internet ang sinisingil sa kanila. Nakita ko 400 ang babayad ng isang estudyante. E di, tubong lugaw sila. Mga kaibigan, at saka lahat ng facilities ng eskwela, kung ano-ano, magre-renovate daw sila, eh, hindi naman sila sa eskwela papasok eh. Paano yung internet ng tao sa bahay niya? Di ba? Ang laking katarantaduhan itong ano eh. Itong online na schooling, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Ha? Ang laking katarantaduhan ito. Pinapayagan na pagsamantala. Alam niyo, Cotabato yan. Di siyempre probinsya yan, di ba? Na ang mga tao dyan, kundi mahirap magsasakay. Isipin niyo, paano maa-afford ng mga magsasaka na pag-arali ng kanilang mga anak? Katakot-takot ang sinisingil. Ha? E samantalang lalo ngayon na bumaba ang presyo ng palay dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Natawag nila importation. Bumaba na ang presyo ng palay dito. Di ba? Kaya ako matagal pa, di ba sinasabi ko sa inyo, pagandahan na ninyo yung Disyembre. O kaya pinaka huli na, January. Wala nang bigas na mabibili rito, mga kaibigan. Tandaan niyo, sinabi natin, magkakahirap pa, magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako manghuhula, pero meron ako mga nakausap. Ngayon, eto sabi nila, nung mga estudyante at mga magulang, ha? As of now, the students and their parents face the problem. However, in our hearts, these issues have not been duly addressed. We believe that students should only be paying. Ito, paniwalaan niya namin na mga estudyante ay dapat lamang magbayad ng full tuition for the full university and college experience. Kung ano lang yung tuition fee ang dapat bayaran. Kasi sa tuition fee, kasama na lahat dun eh. Di ba? Tuition fee. However, we are all aware that, sabi nila, because of COVID-19, physical classes as of now are hazardous and not viable option. We are very much appreciative of the efforts that NDMU o itong Notre Dame University na to has made through the years to allow us to make use of quality facilities such as laboratories, library, the clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service that is provided throughout the school grounds. Still, we find it unjust that we are charged the fees for such facilities when we cannot utilize them. Ito sabi, oh, maganda yan. Yung eskwela, meron kayong Wi-Fi, magagamit ang, meron kayong pasilidad na laboratories, library, kasi meron mga nurse ditong nag-aaral eh, ng nursing eh. The clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service. Oh, para sa buong eskwela. Pero, sabi, hindi ito makatarungan na kami ang sisingilin at pagbabayarin
para sa mga facilities na yan when we cannot utilize them, na hindi naman namin magagamit, as though we are conducting classes normally. Kasi nga, off-campus ang ano eh, ang pag-aaral ngayon eh. Di ba? Sa pamamagitan ngayon ng internet. Di ba? Online ang klase. Paano sila makakapunta ron? Hindi naman nila gagamitin yun eh. Bakit sinisingil sa kanila? Bukod sa tuition fee ay sinisingil sila. We also put into question, sabi ko, the other miscellaneous fees that we are being required to pay for such as the electricity. Isipin mo yung pati kuryente. Mga kaibigan, ha? At saka yung mga socio cultural and sports related events, eh hindi nga pupunta ron eh sa eskwela eh. Sa bahay nga sila mag-aaral eh. Talaga walang ya itong mga nakaupong ito sa DepEd, oh. Alam kaya nila ito? Palagi ko alam nila ito eh. Isipin ninyo, sa kalagitnaan ng pandemya na napakaraming nagdurusa, itataon mo yan. Para kayong Meralcong, hayop kayo, ah. Di ba? Kasing hayop nyo na, Meralco. Oh, yan ang masama eh. Mga kaibigan eh. Lahat na lamang dito, pinapayagan ng gobyerno na pagsamantalahan ang mamamayan. Isipin ninyong pagsasamantalayan. Walang ginagawa ang gobyerno. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung si Galut dyan sa kamera na sila gumawa, natapos nyo na. Pero mga problema ng bansa natin, problema ng mga mamamayan, hanggang ngayon, eh wala kayong nalulutas. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Ito pa ho, ha, babasahin ko lang ha, yung online petition nila. We cannot deny the quality education the institution has provided us. But we must not forget the fact that this university has been established under the charism of Saint Marceline Champagnat. And we must, ibig sabihin, no, Catholic school ito. Mga kaibigan, sectarian school. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pangyayari.
kong